Hello, hello, good morning, actually good afternoon na, launan na. Na sobrang yung party ng mga pading kagabi. But, yeah, nag-snow na sa ibang part dito, mga 2 hours from here, nag-snow na. So maybe, ay, makulimlim. Baka mag-snow na din dito later on. I'm cooking pasta. Nireheat ko lang yung, ano, yung sauce, spaghetti sauce para. That's for my, ano, mag-breakfast ako kasi nakainom ako kagabi ng alcohol. So, hindi pwedeng mawala yung ano natin. Dapat may food intake tayo to fasten the release of alcohol in our system. Para mabilis na maalis sa ating sistema ang alcohol kasi nakainom tayo. So, look at the beautiful view today. Ito na po yung pagkain natin. Minix ko na siya. ayan. So, nakita niyo yung ginawa kong spaghetti. So, nag-spaghetti. Ang sarap ng pasta, actually. So, nag-spaghetti ako. Tapos, nilagyan ko ng itong tira-tira na spaghetti sauce with meatballs. Kanina. So, nakulangan ako. Ngayon ko pa ulit. Tapos, nilagyan ko siya sa gilid ng ano, yung tira-tira din na chicken adobo. Yung ano lang, yung meat lang, walang kasaling sabaw. Ang pangit naman ano. Chicken adobo may sabaw sa gilid. Sa pasta. Tapos ilagay ko siya ng mozzarella cheese. So ito yung kailangan kong kumain para matanggal yung alcohol sa aking katawan. Diyos ko. So, alam mo na. Madali lang kasi ako nalasing kasi 'di ba? Ano lang, nag-diet ako so ketosis ako kaya madaling malasing. Try nyo nga next time magpasta kayo. Sarap. Pero siyempre, wag yung pasta na, wag yung spaghetti na pang dessert ha. Kasi Filipino, di ba, pang dessert yung spaghetti, wag ganun. Yung ano lang, yung pang main course ba, ganun, di ba? Yung pang main course lang kasi, para malasahan mo yung pasta, malasahan mo yung spaghetti meat, spaghetti sauce mo, at yung chicken adobo. Para naging topping siya ba? Ang sarap. Sabi pa ng friend ko, isa, girl, bagay ka sa mukbang ng mga videos, girl, kasi ang ingay mong kumain. Maingay, ibig sabihin parang ano ba? Ganun-ganun ba? Sabi sa akin. Ko girl, hindi ba ako pwede magmukbang, girl? Kaya nagda-diet man ako, girl. Hindi na tayo ganda. Hindi tayo makahanap ng baby boy. Paano na lang ang afam is life? Di ba? Paano ang afam is life? Oh, wala tayong afam. Siguro lalabas ako, bili ako ng soft drinks kasi ang sama ng pakiramdam ko. Nakaalak.
Kaya mo tayo guys ha. The verdict, hindi masyadong masarap or masyadong baka naumay lang ako. Siyempre, dapat naman kasi parmesan cheese yon. Kasi ewan ko bakit yun ang nabili namin. Dapat on top talaga ng pasta is parmesan. Mozzarella is nice for pizza. Pero pizza-ish kasi yung ginawa ko. Parang baked mac-ish or baked... Ano ba yun? Kasi ganon. Tapos naumay lang siguro ako kasi actually... mga tira-tira lang yun na mga pagkain ko sa ref. Minimix-mix ko lang para makatipid. Shalan-shalan tingnan bading. Pero wala, tira-tira lang yun. Anyway, yun siya. So, hindi magandang ano. Tapos siguro... Naumay na ako sa lasa ng aking ano. Ng aking spaghetti sauce. So, yun. Kailangan ko mabili ng soft drinks para sa akin, ano. Lakad-lakad muna tayo, pero kailangan natin magsuot ng heavy kasi malamig! Malamig na ba ding? Sobrang lamig na talaga, ay. Kailangan ko na talaga ng kayakap sa gabi. Tara! Oh my God! Kapagod maghanap. Ang hirap maghanap ng mga totoong tao, eh. Puro mga ano lang kasi ang hanap nila. Puro mga jug-jug-a-a. Tapos iiwan ka din. Gusto mo nang ganon? Iiyak ka lang. Ang mangyayari, nagmahal, nasarapan, naiwan. Ayoko nang ganon. Kailangan ko talagang ano, kasi medyo naumay ako. Kailangan ko bumili ng soft drinks. I'll see you. Bili mo na ako ng soft drinks, ha? Andito na ako sa labas, guys. And, alam niyo ba, wala na mga dahon. Like, 70-80% na natanggal yung mga dahon. So, hopefully, hindi hopefully, nilipat ko lang ba din kasi may mga makasalubong ako tapos makita nila yung mukha ko kasi binaliktad ko yung camera. Ang tawag dun, pa-winter na talaga. So, dapat tayong maghanda para sa -2 degrees daw this coming week. Ewan ko na lang. Tapos may ano pa, may mga scare pa dahil sa... May COVID daw for the next 3 months. Tapos may monkeypox pa for the next three months daw. Diyos ko. Ang dami namang mga nangyayaring kaartihan dito ngayon. So, focus na lang muna tayo sa work for the next few months. Whew! Ang lamig. I'll see you later. Bili mo na ako ng ano, Canada Dry. Tignan nyo dito guys, oh. Diba, medyo bright na siya masyado kasi wala na yung mga dahon. And, makulimlim nga lang. In church seat dyan din, wala na mga dahon. Sa winter na, diba? Dito din masyado na maliwanag. Wala nang shade. Ito wala nang mga dahon. Oh! Tinan nyo, oh my God, parang kakasakit ako. Mga bata dyan. Tinan nyo, oh! Ito na siya. Grabe na talaga. Winter is real. Oh my God.
kaso dito, may mga iba naman ganito. Hindi yan siya nalalanta kasi ano yan siya. Forever green yan siya na. Ano? Ito din pang winter tree. Yung iba nalalanta. Lapit na ako sa bahay. At ayan na nga, dumating na nga yung snow. Oh my god, ang ganda. Ang ganda nga tingnan ng snow, no? Ito yung unang significant na buhos. Ibig sabihin, yung nakita nyo kanina is parang ano lang yon. Sabi sa iba, pahapyaw lang ba? Papatikim lang ba sana? And supposedly mag-stop na according to the weather forecast. Pero natuloy-tuloy yung snow hanggang buong gabi. So, hindi masyadong ano, ready ang lahat na ito talaga yung snow. I'm sure maraming tao dito ngayon na nag-enjoy sa kanilang unang snow experience. Naisip ko kaagad si Nico nung nandito siya. Kasi, di ba, first time pa ni Nico mag-experience ng snow na bumubuhos. So, I'm sure na isa itong malaking bagay, magandang bagay na tingnan kapag ka nito ka personally. And may something din naman talaga sa snow na nakapagbibigay ng saya sa atin. Alam nyo naman talaga na talagang malamig yung snow, yung winter time. It's very malamig and alam ko po na marami po sa ating mga Pilipino ang hindi magugustuhan yung winter. Kaso, sa mga taong andito po ngayon at ito po yung pagkakataon nila para magkaroon ng magandang buhay, ay titiisin natin ang winter na ito na malayo sa pamilya. At tag-init kasi doon tayo nasanay, di ba? Iba talagang binibigay na saya ng winter, pero may kaakibat naman din itong pag-aalala. Kaya yun, buhos ng buhos yung snow sa buong araw hanggang sa buong gabi. So ito yung magiging mukha niya kapag katuloy-tuloy ang kanyang buhos. So ganyan, punong-puno yan hanggang sa punong-puno ng puti sa buong paligid namin. Hindi nalagyan ng asin kasi hindi ganito ka-ready yung city na ganito pakala-kalala ang magiging first snow ng Toronto. Sa ganitong kaaga, usually sa December pa dumarating yung snow ng ganito, pero November pa lang. At ayun na nga, tuloy-tuloy na ang pagbuhos ng snow hanggang sa nag-pile up na siya at nagiging makapal na. At kung makapal na kasi siya, medyo mahihirap na siya. Nagkakos na siya ng hazard sa atin. So kailangan na siya lagyan ng mga asin, pero nga hindi naging ready yung city na ganito kakapal yung snow. Maraming salamat po sa panunood at patuloy na pagsusubaybay sa buhay ng Pinay Transwoman dito sa Toronto. Don't forget to like, comment, subscribe, and share!